Magandang hapon! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon na kung saan sa ngayon po ay nananatili pa rin na walang anumang sama ng panahon sa loob at labas po ng ating area of responsibility at gaya po ninyong napapansin ay papahina na rin po ang shear line at bukas ay posibleng mayroon pong HPA o high pressure area dyan po sa southern part ng Japan. Pero sa ngayon ay amihan pa rin ang patuloy na umiiral dito po sa malaking bahagi po ng Luzon. At sa atin pong long range forecast, wala na pong banta pa ng bagyo na nakikita mula rito na tatawid po sa ating bansa hanggang po sa susunod na dalawang linggo. At unti-unti na rin po nahihina ang amihan. At bukas po dito sa Cagayan ay sisikat na po muli ang araw, lalo na po sa mga lugar na ilang araw na rin po na inuulan at mababawasan na rin po ang mga pag-uulan dyan po sa may Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Unti-unti na po na iinit ang panahon at easterlies na muli ang dominanteng hangin na iihip po dito sa ating bansa sa mga susunod na araw. And by March, early March ay opisyal na po tayong magsisimula sa tag-init season. At para naman po sa lagay ng ating panahon ngayon, dulot po ng amihan at saka po yung papahinang shear line, maging ng mga localized thunderstorm, ay makulimlim pa rin ang kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan dito po sa ilang bahagi ng Cagayan, Apayao, Isabela, Aurora, Quezon, ilang bahagi po ng Bicol Region, Mimaropa, malaking bahagi po ng Kabisayaan at Mindanao, na posible po na magtuloy-tuloy ang mga pag-uulan na yan hanggang mamayang gabi. Pero bukas po ay sisikat ng araw sa malaking bahagi po ng ating bansa, lalo na po dito sa Luzon, Mindanao at ilang bahagi po ng Kabisayaan ay sisikat na po ang araw. Sa atin naman po mga baybayin, dulot po ng amihan at shoreline ay may kataasan pa rin po ang mga alon sa seaboard po ng halos buong Luzon hanggang po dyan sa eastern seaboard ng Visayas, na ang mga alon po ay posibleng aabot hanggang po sa 2.5 to 4 meters height. Baywasan muna natin ang papalaot, lalo na po sa mga may kulay pula para po mas makaiwas tayo sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po muna ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing, sa kahit na ng pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!